yung bago kong installation dito sa aking sasakyan. So, nag-install ako ng panibagong anti-carnap device. So, hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, yan. So, nakikita nyo, umaandar yung makina ko. Umaandar ang makina. Walang tao sa aking driver seat. So, tignan nyo na lang maigay yung movement ng LEC ng makina. Makikita nyo na umaandar siya. So, mamamatay yan kung kailan ko gugustuhin tulad ngayon. Ayan. Namatay yung makina nang walang nagpapatay doon sa driver seat. So, paano ko ginawa yon? Simple lang dahil sa gadget na kinabit ko gamit ang remote na to. So, yung remote na to konektado sa makina. Ito siya. So, hindi ko siya pinakita. Hindi ko papakita kung paano siya i-install. Kasi hindi natin kayang kontrolin kung sino yung mga manonood sa video na to. So, probably, may mga pwedeng manood na mga nang kakarnap. So, kapag ginawa ko, na-share ko yung kung paano i-install ang gadget na to, para ko na rin binigay yung pin code ng aking ATM card sa ibang tao. So, ito, nagkabit ako ng indicator. Ayan, kapag nakikita nyo na naka-blue light, naka-ilaw yung blue light na yan, ang ibig sabihin yung makina ko may kakayahang mag-start. Tulad ngayon. Ayan. So, nag-i-start yung makina ko ngayon. So, once na pinatay ko ang ilaw na yan, mamamatay din ang makina ko. Ayan. So, namatay yung makina, namatay yung ilaw. So, yan yung indicator ko na yung makina may kakayahang mag-start at or umaandar. So, kapag nakapatay ang ilaw na yan, kahit na-start ko to, ayan. So, nakikita nyo, hindi umaandar yung makina ko. Kahit ilang try or kahit mag-revolution pa ako, ayaw mag-start ng makina. Hanggat nakapatay yung blue light na yan, hindi mag-i-start ang makina ko. Ayan, i-on ko siya. Then, start. Ayun, nakita nyo, nag-start agad siya. So, nag-install lang ako ng gadget sa makina ko. So, yung makina ko umaandar yan gamit ang isang gadget. Okay, sa anti-carnap trick na to, wala na kayong kailangan tanggalin sa makina. Wala na, tulad, hindi ka tulad nung una kong video na kailangan tanggalin ng rotor para hindi mag-start ang makina. Dito sa bago kong trick, kailangan nyo lang ma-install yung gadget na konektado sa makina nyo para anytime kaya nyo patayin yung makina, just in case na biglang may nag-tap ng harness ng inyong ignition switch. At pag narinig nyo nag-start yung makina nyo, yung sasakyan nyo nag-start, pwede nyo patayin gamit yung remote at hindi naman nanakaw yung sasakyan nyo. So, ang another feature ng gadget na to, hindi nyo kailangang mangamba na kapag iniwan nyo or pinark nyo yung sasakyan nyo sa isang lugar, baka mangamba kayo na hindi nyo napatay yung switch. Actually, itong gadget na kinabit ko, naka-automatic lock mode siya once na pinatay mo yung ignition. So, ito yun. O, so, pakinggan nyo na lang yung makina ha. Tsaka ito naman yung indicator na gumagana yung makina natin. So, pag pinatay ko yung ignition switch, mamamatay din ang ilaw na yan. So, ang ibig sabihin, yung gadget natin automatic nag-lock mode siya. So, kapag naka-lock mode ang gadget natin, hindi mag-i-start yung engine. Hindi yan sisindi. So, kapag in-on ko yung susian, ayan, naka-on yung susian, makikita nyo, naka-lock mode pa rin yung ating gadget. Hindi pa rin niya naka-automatic on. So, kahit na matap nila yung inyong ignition switch, hanggat hindi ina-allow ng remote, nitong remote na to, ang inyong activation ng engine, hindi aandar ang makina nyo. Tingnan nyo. Ayan, so walang response ang makina nyo kasi hindi pa ina-activate ng remote yung inyong gadget. So once na inactivate, ayan, mag-i-start na yung engine natin. Ayan,
So nag-start na siya. So hindi nyo kailangan mangamba na ano, na baka nakalimutan yung patayin or i-activate yung lock mode nung gadget, kasi once na patayin nyo nga sa switch, automatic yung ating gadget ay nagsiswitch na siya sa lock mode. So automatic yun, nakapatay na kaagad yung inyong ignition. So ngayon, itetest natin kung gano'ng hanggang gano'ng kalayo ang kayang i-abot ng remote na to. So tingnan nyo na lang maigi yung ilaw na to. Ayan, nakailaw yan. Ah, nagkabit ako ng extra lang dito, temporary lang yan, para maipakita lang sa inyo, may demonstrate kung hanggang gano'ng kalayo ang kayang abutin ng remote na to. Ayan, so nakailaw pa siya. Approximately nasa 20 meters na ako kalayo ngayon. Ayan, kung nakita nyo, namatay na yung ilaw. Ayan, i-on ko ulit. Pasensya na ako, masyadong shaky. Pero makikita nyo naman yung luminance ng ilaw. Ayan, pinatay ko. Ayan, nakabukas na siya. Lalayo pa ako ng konti. So nasa 20 meters away ako ngayon. Ayan, so lalayo ako. Ayan, so naka-on pa yung gadget natin. So approximately naka 40 meters distance ako ngayon. So titatry natin kung mapapatay ko pa siya. Ayan, so namatay yung ilaw. Ibig sabihin, kahit 40 meters na, kaya nyo pang kontrolin yung gadget nyo. So siguro naman, sa layo na yan, once na may magnakaw ng sasakyan nyo, kaya nyo magiging alerto na kayo para mapatay pa yung makina ng sasakyan nyo. Try ko pa ulit tumayo, mga 10 meters pa, gawin natin 50 meters ang distance. Ayan, binuksan ko muna yung gadget. Ayun, so napatay ko pa siya. So within 50 meters kaya pang mapatay nung makina nyo. So medyo malayo ang kayang abutin ng remote na to. Hindi na lang ako masyadong lalayo kasi baka masagasaan na ako. Okay? Ang importante lang naman dyan, yung gadget nyo at a certain distance kaya niyang kontrolin ng remote. Okay guys, so yun lang yung may share ko sa inyo regarding din sa anti-carnap trick na nagawa ko. Medyo high-tech na siya kasi nga gumagamit na ako ng remote. No worries na kayo. So importante lang, lagi nasa inyo yung remote na to. Huwag nyo itong isasama dun sa susi. Kasi for example, nagda-drive kayo sa kalsada, biglang may nangharang sa inyo, tinutukan kayo ng baril, inagaw yung sasakyan nyo. As long as nasa inyo yung remote, kaya nyo patayin yung makina. Pero kapag kayong susi nyo kasama ng remote, sorry to tell you, wala nang paraan para masalba yung sasakyan nyo. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo additional features ng itong remote na to. So additional features nya, ito, tingnan nyo maigi, walang tao sa ating driver seat, walang tao, naka-on na yung ating device. So yun, kung nakikita nyo reflection, yung kulay blue na yon, yan yung reflection ng ilaw, indicator ko yan na pwedeng mag-start ang makina. Ang makina natin nakapatay. Tingnan nyo maigi yung LED. Yan. So ito ang additional features ng remote na to. Nakita nyo? Kayang-kaya kong pa-startin ang makina gamit ang remote lang. So medyo naging high-tech lang ng konti. Pero i-advise ko pa rin na huwag nyong gamitin masyado yung features na to, yung pag-i-start ng makina gamit ang remote, kasi malakas na kuryente ang dumadaloy sa starter. So baka hindi kayanin ng gadget, hindi tumagal. So mapapaikli yung buhay ng gadget natin.
Pinaka purpose lang naman kasi ng gadget na yan para nga maiwasan na makarnap yung sasakyan nyo. So kung gusto nyo installan nung automatic starting gamit ang remote, siguro pwede yun kapag mga mahilig kayong sumali ng car show. Dagdag points yon para sa sasakyan nyo. Okay, so sana nasayahan kayo doon sa pinakita ko sa inyo, sa shinare ko sa inyo na video. Abang na lang po kayo ng panibago pang mga tutorials ko. Okay, thank you.